ipapakita ko kung paano gumawa ng isang webpage or yung tinatawag natin dito na funnel page kahit hindi ka marunong mag-code, mag-programming or mag-web development. So itong ClickFunnels, isa to sa mga tool na pwede natin gamitin para gumawa no, ng isang funnel page. So, sa mga nagtatanong pala na kung paano ko ginawa yung funnels, yung funnel page dun sa mga nakaraan kong video, which is ito. Ito yung isa. So, how to build an automated sales funnel. Kumbaga, nung pinakita ko kasi yan, gawa na yung funnel. So, dito sa video na to, gagawin ko talaga from scratch at kukumpletuhin ko from scratch yung at least yung unang page, yung order page. So, ito rin. Ito yung isa pa. So, yung video ko about Stripe, andyan din yung funnel na yun. Tsaka ito, yung video ko about Zapier. Andun din sa video na yan yung funnel na ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin from scratch hanggang sa matapos. So, okay. X ko muna to. So, bigyan ko lang kayo ng overview kung para saan ba yung funnel na yun. So, ang usual gamit ng funnel is something na it's either a sales page siya na galing sa, let's say, galing dito sa mga sa email list mo, whether existing na email list mo, or sa Facebook ads, or sa mga ads sa Google, or ads sa YouTube. Ngayon, yung mga ads na to, magbibigay sa'yo ng link, tapos yung link na yon pupunta dun sa sales page na funnel page. So, ito yon. So, itong una, sales page and order page, ito yung gagawin natin. Tapos, meron din tayong gagawin na order form, two-step order form, itong dalawa, at yung order bump. So, papakita ko sa inyo yan kung paano sila gawin from scratch, itong apat na elements na to, at nasa isang page lang lahat. So, okay, so, yan yung background nun. Okay, so punta na tayo dun sa kung paano gumawa, no? Kung paano simulan. So, pag nakapag-login kayo sa ClickFunnels account nyo, ito yung sa akin. Ito yung opening page niya. So, punta lang kayo dun sa ClickFunnels and then Funnels. So, blanko muna kasi wala pa eh, no? Wala pa akong nagagawa. Then, click natin Add New. Then, Create New Funnel tayo dito. Then, create a custom funnel. So, bigyan natin ng ano. So, test. Bigyan natin test 1. Or ano, YouTube. Or test na lang. Test 1. So, build funnel tayo. Okay, ito yung makukuha natin na funnel. Funnel page para ano, sorry, sa ClickFunnels page. So dito since order page yun and sales page, order/sales page, dito tayo sa sales maghahanap. Under sales page, merong iba't ibang klaseng pages 'yan, iba't ibang klase ng pages. Ang seselect natin is yung order form. So, depende kasi yan kung ano yung function ng page mo. In this case, order form siya. So, select natin yan. Pag sinelect natin yun, maraming mga iba't ibang klaseng templates na pwede kang pagpilian. Pwede mo i-preview. Let's say, ito. So, kung meron kang existing business or may gusto kang i-promote na business or may gusto kang i-promote na product online, pwede mo nang gamitin itong mga templates. Papalitan mo na lang itong mga, diba? Palitan mo na lang itong mga logo dito, palitan mo na lang itong mga description dito, palitan mo na lang yung mga details. Kumbaga, meron ka ng magagamit na templates agad. Kahit hindi ka na gumawa ng sarili mo. So, ito, preview rin natin. Kunyari,
Ayan, preview natin yun for female or for mothers na market. Ayan. Pwede mong palitan na lang ng, di ba? Pwede mong palitan na lang nung ano mo, nung brand mo or nung mga info sa'yo. So in our case, gagawa tayo from scratch kasi. So pwede akong kumuha ng kahit anong template lang muna dito. Then ang gagawin natin is, open natin itong page editor ng ClickFunnels. Tapos burahin natin lahat ng laman. Kasi magsistart from scratch tayo. So para mabura tong lahat ng laman is punta lang kayo, hover niyo lang yung mouse dito. Pag nakita niyo na yung delete button diyan, delete niyo lang lahat ng may green. Ito lahat. Yan. Pati ito. Hanggang sa wala na kayong makita. Tapos tingnan niyo sa background, settings background kung meron ba siyang image URL. So wala naman. So yan, nag-start na tayo from scratch. So, ano ba yung kokopyahin natin? So, meron din tayo model na page kung saan natin kokopyahin yung content natin. So, ito yon. So, ito yung funnel page na kokopyahin natin. Ito yung sales/order page. Yan. So, scroll down ko lang para lahat. So, marami siyang mga elements. May button siya, may mga pictures, may text, may videos na embedded, tapos may iba't ibang formatting para sa text, iba't ibang colors, mga images, yan, so iba't iba, mga bullet points na mga text, yan, so yan yung gagayahin natin. Okay, so starting from scratch, so simula muna tayo sa umpisa, no? So ang pag-build nito, usually ang magandang pattern is gagawa ka muna ng section, tapos sa loob ng section na 'yon doon ka gagawa ng row. Then sa loob ng row na 'yon doon ka gagawa ng element. So pakita ko paunti-unti. So dito sa unang-una, may makikita tayong blue na background dito. So ang separation usually niyan is yung background. Palatandaan ko yan kung magbabago na ba ako ng section. Ano ibig sabihin nun? Since ito, blue yung, light blue yung background, isang section to. Pagbaba natin dito sa baba, another section na naman. So, gawa tayo ng section dito. Select natin yung full width, which is usually yung ginagamit. Then, mag-introduce tayo ng row. Diba? Yung row na nakalagay dyan ay pwedeng one column lang. Tama, one column lang kasi one column nga lang siya. So, add new row, one column. Then, ito, ano kasi yan eh, image. So, ang ilalagay natin dyan, image na element. So, di ba, section, tapos one column row, tapos yung element is image. Ayan. Ngayon, since ito yung kukopihin natin, kanina before gawin ko tong video, kinopya ko na lahat ng mga images na kailangan. So, i-upload ko na lang kumbaga dito. So, dito, settings lang natin dito, tapos yung image, since image siya, click mo lang dito, post, upload lang tayo ng image. Tapos select mo lang sa computer mo yung image na hinahanap mo. Which is ito, pre-downloaded ko na kanina pa. So ito yung image niya is ito. Pagka na-upload mo na yan, double click mo lang, tapos ayan na yung image mo. Okay.
So, paano ba magagawa yung background color na light blue? Ang ginagamit ko dyan is yung nag-install ako ng Chrome extension na color pick eyedropper. So, ang ginagawa nito, inaalam niya kung ano yung exact color nung isang nung pixel kung saan mo ituturo yung mouse. So, click natin to. Then, click natin kung saan yung gusto natin pagayaan. So, binibigay niya yung color code. Ayan, 006C6FE. Kung ano man yung color na gusto mong kopyahan. Ito ngayon, yung color na kakopy ko to, ilalagay ko dun sa background color nung section. So, punta lang tayo dun sa, hover mo lang yung mouse dun sa section. Pag green is section, then click settings. So, meron dyan, ito, background color. Pag nilagay mo dyan yung, oops, lagay ko muna sa taas. Pag nilagay mo dito yung color na yan, yun yung magiging kulay ng background. So, ayan. The next is yung size. So, kailangan natin malaman din yung size ng image na iyan natin, ilalagay natin dito. So, let's see. Kailangan magkapareho siya. So, dito maliit lang siya, di ba? So, ang ayan, ganyan siya kaliit. So, dito natin ma-adjust yung ano, yung size ng image. So, okay. So dito sa mga settings, pwede mo ma-adjust-adjust kung ano man yung mga pwede mong, kunyari, alignment mo i-center, pwede mo ilagay sa left, pwede sa right, ayan. So, dito maraming mga settings na pwede. Sa themes, kung gusto mo merong may border, o kaya kung may, kung ganito yung ano niya, kaya kung may shadow, ayan, diyan mo pwedeng i-adjust-adjust. So ngayon, since malaki to, no? So i-adjust natin ng onti. Sa ano naman? Sa column naman. Dito sa column. Ayan, may tinatawag tayo na padding. Yun yung mga spaces sa taas. Sa baba, saka sa left or right. So, since, ayan, zero na lang natin to. Pag siniro mo yung bottom, bababa na, liliit naman yan. Pag 10, ganyan yung nangyayari. So, na-adjust-adjust siya. So, yung mga spacing. So, sa left saka right, yan. So, next is yung settings naman sa ano. So, itinatingnan din natin kung nagpaparehas na ba siya dun sa ginagaya natin. Yan, tingnan natin sa advance kung may margin ba. Ayan siya. May side margin siya. Ayan, may padding. May padding din pala dito. No? Kailangan i-adjust din natin yung padding. So dito i kasi sobrang liit nung ano eh, di ba? Ayan, section. So minsan wala sa ano, wala sa row yung padding, andun sa section. So ayan. So medyo nagpaparehas na siya, no. Medyo ganun na siya. Okay, so tapos na tayo diyan. Punta naman tayo dun sa baba. So ito another section na to. So dito, pwede kang magdagdag ng section sa baba. Click mo lang yan, full width ulit, add new section, then, ito another row na naman, another row which is one column row, tapos, yan, kumbaga dito, another row na naman,
Yan, tapos, pero yung element niya dito is puros mga text. Di ba? Maglalagay tayo ng add new element. Hanap natin dito is, scroll down lang tayo dito, tapos text, which is, ito ay headline. Kasi, sa mga umpisa, kasi mga headline, ano yan eh, mga headline element yan. Check lang natin isa-isa. Ayan. So, headline. Puro headline. Headline, tapos, kung may makikita kang line dito, ito may line din kasi, oh. So, ang tawag dyan, divider naman yan. Add new element. Click mo lang yung orange. Pag orange, yun yung element. Pag kinlik mo yung orange na plus, mag-a-add ka ng element sa baba. So, yung line na yon is called a divider. So, yan, divider. Kakaroon ng divider yan dito. Tapos, add ulit tayo ng element. Headline, yan. Kasi sa tingin natin, ano to eh, 1, di ba? 1, 2, 3. 3 groups of headline yan. Kasi may iba't iba silang ano eh, may iba't iba silang kulay. So magdadagdag ulit tayo ng text ulit dito. Yan. So simulan natin sa umpisa. Okay, copy natin yan. Then, oh, para ka lang gumagawa sa Microsoft Word ng ano, ng document. Copy paste mo lang yan. So, hindi na required na mag-program ka, di ba? Web development. So, ito may mga platform na nakagaya na nito ng ClickFunnels. So, pag text naman, ito yung pinagagayahan natin. Eh, pag text naman, paano mo malalaman yung properties ng text na yan? So, nag-install din ako ng Chrome extension na Font Finder. Ayan siya. So, para magamit ito, click mo lang yan. Then, hover mo lang. Then, click mo yung text na pagkocopyahin mo. At ibibigay na sa iyo kung ano yung mga properties niya. Makikita mo dyan yung color niya. Makikita mo kung ano yung font family niya. Tsaka yung font. Makikita mo kung ano yung size niya. At ngayon, yung mga elements na to or yung mga characteristics na to, ito yung ilalagay mo dun sa dun sa element settings mo. So, yung color, copy natin to. Then, settings. Tingin ko bold yung ko, ano na yun eh. So, bold. Naka-bold kasi ito eh. Pag naka-bold, iba yung kulay ng bold, iba yung kulay pag ano lang. Pwede mong gawing ganun. Pwede mong gawing ganun yung setting. Iba yung kulay ng bold, iba yung kulay ng hindi bold. Ito yun. Kumbaga ito text color, ito yung hindi bold. Pag bold, ito yung bold color. So, dyan ko nilagay yung color nung ano. So, ano ba yung size? Diba? Ano ba yung size nun? 56. So, lagyan natin ito 56. Tapos, yung font family tsaka font size, font family. Oswald Helvetica na Sans Serif. Ito siya, font family. Oh, ano siya? Oswald Helvetica Sans Serif. Sans Serif Oswald. So, ayan. Diba? Ito rin yung dito. Diba? Halos mapareha na sila, diba? Tapos, iparehas na lang natin yung So, ayan na siya. Then, next is yung font sa baba. So, ano naman to? 006C6FE. Copy natin yung ano. Copy natin yung color. Tapos, ito mukhang hindi bold. So, dito natin lalagay. Yan. Ano yung size niya? 42.
Lagay natin dito. So, discuss ko pala mamaya kung ano yung pinagkaiba na itong font size saka mobile size. So, basically, ang ano niyan, ang yung in short ano description is pag mobile size, ito yung makikita ng mga mobile users pag titingin siya dun sa website mo or yung sa funnel page mo. Yan. So, balik tayo dito. Font family is Oswaldin Helvetica Sans Serif. O Sans Serif Oswald. Ayan siya. Ngayon, kailangan ko lang gawin siyang hindi bold. Ayan. So, di ba, pumaparehas na siya ng onte, di ba? Ayan. So, sa baba is, I think, ganun din to. Oh, ganyan din yan. Eh, oh, ganyan din yung color niya. Punta ulit tayo dun sa color, text color niya. Then, yung size is 38. Ito. 38px. Pero hindi siya bold. So, font family. Kaya hindi pa siya nagpaparehas. Then yung font family is, ganun ulit. Oswald, tama ba? Oswald Helvetica Sans Serif. So, ganyan siya. So, ganyan lang. So, medyo nagpapareho na siya. Naka-underline to. So, underline din natin yan. Ayan. So, mga spacing na lang. At saka yung, ano, ito naman. Yung anong kulay ng background. Ano bang kulay nito? Copy ko ulit yan. Then, since buong section siya, since buong section yung background, sa buong section ko rin i-apply yung kulay. Ayan. So, mga spacing na lang ang kailangan. So, ganyan na siya, di ba? Tapos, yung line na lang is white. White yung kulay na itong line na ito. Think white is FFFF. Six Fs. Ayan. Di ba? Ganyan lang siya. So, mga spacing na lang, no? So, isa-isa natin yung spacing. Ayan. Ayan. So, pansinin nyo na lang guys kung ano yung nagiging epekto pag binabago ko yung mga settings. Ayan. So, tapos na tayo sa section sa ano naman. Sa row. May kanya-kanyang settings yan sila. Ayan. So, adjust natin itong top padding, bottom padding, at yung left-right. Ayan. So, parang nagano siya, lumiit siya nung tinasa natin yung, parang mas sumikip siya nung tinasa natin yung left-right na padding. Sa advance. Okay. Then, per element na. Natin yung mga spacing. Okay. Discuss ko na rin din yung mobile. So, pag mobile kasi, meron dito, save muna natin.
Okay. So pag mobile kasi, may view dito kung paanong makikita ng mga mobile users mo. Let's say pag, ito kasi naka-desktop siya. Pag pinindot po itong nasa upper left, yung nasa katabi niya, mobile, yan yung makita niya kung ano yung magiging view nung cellphone user. Di ba? So dapat yung mga size ng mga text is naka-ano rin, naka-adjust din doon sa mobile user. Ayan, para sa mobile user, dapat i-adjust natin. So, para ma-adjust yan, kailangan nating sa settings ng element, kailangan nating i-adjust itong mobile size. So, ano ba yung mobile size na dapat? So, paano ba makakopya yung tamang mobile size dun sa pinagkokopyahan mo? So, punta ka dun sa pinagkokopyahan mo. Then, meron dyan ang inspect. Pag nag-inspect ka, ang pag nagtagal ka na ganyan, ito yung by default, ito yung view ng makikita mo for desktop. Para malaman mo kung ano yung for mobile is, yan, kunyari, Samsung. Dito mo ngayon malalaman kung ano yung size nung ano. Ito yung, kung ano yung size nung kailangan mo for mobile. So, pinulit, phone finder, then highlight mo dito. Yan siya. So, makikita mo, 24px siya. Yan. So, lahat na nung size dito for mobile, kinuha ko na beforehand. Pero pinakita ko lang kung paano ginagawa. So, yan siya. So, punta, dito lang. Punta lang kayo dito sa inspect. Tapos, kunin nyo lang yung, kuha lang kayo ng isang gadget dito. Ang pinili ko kasi, Samsung Galaxy S5. Meron dyan for Pixel, for iPhones, for iPad Pro. So, adjust nyo na lang. Kumbaga, tingnan-tingnan nyo na lang pag ginawa nyo or yan, pag nakagawa kayo ng page, tingnan nyo din sa corresponding na device. Ayan, so adjust-adjust lang tapos i-adjust nyo lang yung size as needed. So, dito, font size 24 nung, ayan. So, adjust na natin accordingly. So, yung lalagay ko dito is 24 mobile size. Ayan. So, gagawin ko rin yan sa lahat ng ano, for the rest, sa rest ng page. Ngayon, pupuliduhin ko lang yung mga settings ng elements. So, dito sa settings at saka advanced, nandito yung iba't ibang ano, mga formatting na ano, na settings niya. So, ito mukhang may padding dito sa baba. Top merge. Ito. Adjust lang natin yung mga spacing niya. Kasi kung titingnan natin dun sa pinagkopyahan, so mag-out na tayo dito. Balik tayo sa ano, di ba? Mas siksik siya eh. Ayan. So, mukhang mga nasa margin ng sagot. Ayan. Pag tinanggal natin to, kunyari, ginawa natin 20 lang, o 10. Ayan, lumiliit, di ba? Top margin na yan. Top margin ng ano. Kasi mga padding. Ayan, ito naman, mga elements. Top margin niya, wala na rin. Yan. So, mobile size. Ito na, ano ko na to. Nakuha ko na yung mga sizes ito beforehand. Next color. Okay. Advance. Tingnan natin. Meron din ako mga listahan ng mga settings dito sa kabilang monitor ko. Kaya para lang siya, para lang mas makuha natin yung detalye, mga maliliit na detalye.
Kaya napapansin niyo tumitingin ako dito sa kabila. Okay. Then the next is yung pinaka-ibaba. Kung napapansin niyo, paunti-unti na siya nagiging kaparehas nung pinagagayahan natin. Bukasan natin yung margin. Tapos ilagay natin yung mobile size. Advance. Ayan, wala na ako masyadong ginagalaw sa advance. Unless alam kung sobrang detailed nung gusto mo. Ayan siya. So, titingnan natin yung ano. Ayan, medyo nagparehas na siya. Diba? So, tingnan naman natin yun. Save muna natin. Tingnan naman natin ngayon yung mobile. O, diba? Pag mobile, medyo diba, gumanda na siya. Pag mobile yung nakatingin. Diba? Ganyan yung gusto nating makita ang view ng cellphone users. Kaysa naman yung kanina, sobrang laki. Kasi pang desktop na sizes yun. So, ayan. Ganyan siya. Okay. Next is, proceed na tayo dun sa next, ano, since tapos na natin itong section na to, proceed tayo dun sa next section, yung puti yung background. So, ganun ulit, mag-add ulit tayo ng section dito, full width. Tapos, one column ulit, since one column lang naman to. One column. Then, ano ba itong next element? Ah, text muna. Text. Add new element is headline text. Tingin ko headline text yan eh. Headline text nga. Then, ano ba itong next? Ito ay isang countdown timer. Diba? Countdown timer yan eh. Tingnan lang natin kung ano yung eksakto niya. Add natin countdown timer. Ayan, countdown 2.0. Ayan. So, unin muna natin yung color ng background. Ano. Tapos ito, button. Latag muna natin lahat ng mga elements. Button. Ayan, button. Tapos, next is, so isa-isa lang natin doon sa, ang nagiging method ko is kada section, inaalam ko muna kung ano yung mga elements na doon. Button, then ito, picture. Image pala. Image. So, isa-isayin natin. Then, kunin natin yung color nito. Lagay natin sa settings nito. Background, as background color. Yan. Then, copyin natin yung text. For extended. Ayan. Alamin natin kung ano yung font. Ganun din. Ito yung same na mga techniques na ginawa natin kanina. Di ba? Font finder. Kung ano siya. Kung anong kulay niya. Ito mukhang bold. Ayan, naka-bold naman siya. Ano yung setting niya? Ano yung size niya? Oswald Helvetica Sans Serif ulit. 42. Ayan. Tapos
may parang mapapansin ko yung may parang shadow siya ng konti, di ba? Parang sa shadow siya ng onte. Mobile size is 26. Again, yung mobile size, nakuha ko na to beforehand. Kaya parang kinuha ko na siya pa isa-isa. Before nung ginawa ko yung ano. Then, tingnan natin sa advance kung saan nilalagay yung parang ano na shadow niya. Ayan, text shadow. Ito. Ayan, lagay natin. Strong shadow. Ayan, nagkakaroon ng shadow, di ba? So, yan yung mga isang mga example kung bakit natin ginagamit yung advanced settings. So, may mga gusto kayong mga design. Yan, dyan nilalagay. Then, tingnan natin yung mga settings nung natin ko yung mga margin, ganyan. Yan, adjust natin accordingly. Tapos itong, punta na tayo dito sa yung ano, yung countdown timer. So ito, yung countdown timer na to is pag tingin mo sa page, is ito yung magka-countdown up to dun sa, ilalagay mo na date. Let's say meron kang deadline ng offer mo, deadline ng binibenta mo, lalagay mo ngayon dito sa end date, no? Tapos magka-countdown siya para sa'yo. Para, ano din yan, dagdag design din yan, dagdag sense of urgency para sa mga customers. So, adjust lang natin yung mga settings. So, let's say, ang lagay na lang natin is, o lagay natin yung end of lockdown, May 15 ata eh. Ayan. So, yan. As an example. So, pwede mong i-show. Pwede mong hindi mapakita yung days. Ayan, ganyan. Hours lang. Hours, minutes, and seconds. Which is kagaya dun sa ina natin. Hour, minute, second lang. Tapos yung font family din. Pwede mo rin ma-edit dito. Ayan, lagay na natin Oswald. Yung time units color is kung ano yung color nung pwede mong maano rin. Then yung theme. Ano ba yung theme niya? Parang square na may white na text. Parang ito siya. Parang ito. Ayan. Ano ba? Ayan, so parang ganyan siya, di ba? Advance. Ano bang advance? Ano niya? Ano ba siya? Large ba siya? Hindi. Medium lang siya. Ayan. So, ayan siya. Next is yung button. So, ngayon muna, hindi ko muna i-discuss siguro yung ano, yung function na ilalagay natin. Sa itsura muna nung button. Siguro sa mga sa susunod na or sa mga susunod na videos yung functionality ng button. So, dito, mag-settings din tayo dyan. Ano ba yung mga kailangan natin ilagay? So, yung kulay ng button, di ba? Tsaka yung text na nasa loob. Ilapit lang natin yung margin. Saan ba yung nakalagay? Click here to get instant access to Billie Jean's Legacy Bundle. So,
So, copy-paste ko na lang doon sa copy ko. Ayan, ganyan siya. Diba? Tapos, yung subtext niya, which is yung nasa ilalim, this includes every course Billy has ever created. Ito naman yan. So, since hindi siya makakopya dito, hindi makaka-copy-paste eh. Ay, hindi makaka-copy-paste dito. Itatype talaga yan. Nung ginawa ko rin to, tinype ko rin yan nung una. Since ngayon may copy ako, kaka-copy-paste ko na lang. Ayan. So, para sa font, pwede nyo rin, pwede nyo namang i-hover. Ayan. O, 34 siya na Oswald din. 34 siya na Oswald. 34 Oswald. Ayan. O, diba? Ganyan na siya. Sa lahat yan, sa pati yung mobile size, every time na magkakaroon ka ng text na element, pati yung mobile size dapat nilalagay. Talagang inaalam mo kung ano yung mobile size kasi importante rin yan eh. Yung subtext size, kung ano yung size ng ano, 20. So, i-double check na natin. Ayan, 20 siya. 20 rin dito. Tapos, mobile size nung ano mo, nung subtext. Yun din. So, lahat ng klaseng text. Background color. Color pick din natin to. So, yun yung background color niya. Ayan. So, yan siya, di ba? Nagiging parehas na siya. Unti-unti yung themes. Ano ba yung theme niya? May theme niya? Parang may shadow ba? Parang may shadow ng unti, di ba? Ayan, di ba? Parang shadow ng onte. Ganyan. Pero yung kulay is ano pa din. So, yan siya, di ba? Parang ganyan na yung itsura niya. Then, yung icon na to, itong nasa ano, itong dalawang arrow. Hanapin natin kung saan siya. Tingnan natin baka nasa advance. Ah, dito pala yun. Dito ko pala sineset yung ano, dark shadow. Pwede mo lagyan ito ng mga shadow. Ayan, nandito yung ano, icon picker. Dito, icon picker. Taas natin ako. Nasa advanced pala siya. Tapos, nasa icon picker. So, ano ba yung mga dapat? Hanapin natin yung double arrow. Ito. Ayan, double arrow. So, di ba pag hinover natin yung ano, parang nag-glow eh. Pwede mo lagyan ng button effect. Pag pinindot natin to, wala. Ano lang oh. So, pwede mong i-ano rin dito yung mga effects ng button. So, yan. Mga settings ng button. So, di ba nagparehas na siya? Ayan, double arrow. The next is yung meron pa ba to? The next is yung ito, yung image na to. So, upload ko lang. Yung maraming ano. Ito ba yun? Tara.
Double click. Ayan na siya. Diba? Tapos ano na lang. Settings na lang ng mga spacing. Diba? Hindi mo na kailangan mag-program. May GUI ka na nasusundan. Ayan. So, ayan na siya. Next, ano na. Matapos na. So, dito sa button, lagay muna natin, kasi ang nakalagay dito na action niya, lagay ko na rin yung function niya. So, dito ang nakalagay, click natin dito yung set action. Nakalagay sa kanya is open the pop-up. Ang gagawa niya, gaya nung nakita nyo kanina, nung dito sa pinagkopyahan ko, nung pinindot ko to, nagbukas yung pop-up window, di ba? Kaya yan siya. So, ano pa bang yung mga parehas sa kanya? Then yung picture. Ayan, halos parehas na. So, tapos na tayo ng upper half, no? Yung sa image siya lang. Wala na. Okay, next section na tayo. Ito. Which is the same lang, di ba? Pinagkaiba lang na ito is, mapapansin nyo, isang element lang to. Tapos pinagkaiba lang nila is iba yung kulay ng bold, di ba? Dun sa hindi bold. So, add tayo ng section sa baba. Full width. Add new row, one column. Tapos yung element, isang text lang. Isang text na headline. Headline lang ito eh. Then copy. Yung kulay ulit. Background color. Okay. Then yung kulay nung text dito. FFF. So text color pag hindi bold. Tapos yung text color nito pag bold. Ayan, magkaiba na, di ba? Kaiba yung text color ng bold sa hindi. Kaya pag pinold natin tong nasa baba, ano ba to? Check them all out below. Yun yung naka-bold eh. Pag binold natin yan. Sorry guys. Hindi ko pala napansin na hindi na pala nagre-record nung dinidiscuss ko tong part na to. So, gagawa na lang ako ng part 2. For the meantime, pwede niyong i-check yung link na nasa baba ng baba nitong video. So nilagay ko 'yan yung link para kung gusto niyo malaman yung kung gusto niyo matutunan yung ganitong skill lalo na ngayon
for aspiring freelancers, sa mga gusto magkaroon ng bagong skill ngayong lockdown. So ang napansin ko rin is nakita ng mga business kung ano yung impact pag nagkakaroon ng ganitong tulad itong ganitong pandemic na hindi sila online. So tingin ko moving forward yung mga business ay magma-migrate na yung most of their operations online. So magkakaroon sila ng online presence at gagawa sila ng mga tulad nitong website funnels. Tapos, dahil ganun ang magiging trend, makakailangan sila ng tao na gagawa ng funnels para sa kanila. So, tingin ko magiging mas in-demand tong skill na to moving forward. Kung mag-search kayo sa mga freelancing websites like Upwork or onlinejobsph.com, onlinejobs.ph or yung free app, ganitong mga skill yung isa sa mga hinahanap din nila. So yun, kung business owner ka, pwede mong i-check out yung check ito. Or kung business owner ka, tapos may technical person ka, technical guy ka, pwede mo siyang i-refer dun sa link below. So check na lang kung gusto niyong mag-explore. Yun. Thank you sa panonood. Stay tuned for part 2.